Tuwa sa pala sa inyo mga kayate ra. So meron naman tayong nakitang smartphone. So kung worth it ba to bilhin, no? So grabe po yung brand nito. So ang pangalan pala ng brand guys ay New. Ano bang basa nito guys? So parang ngayon lang ata natin to narinig, no? New Mobile. So grabe naman yun sir. So ayun. So tignan natin kung worth it ba to bilhin. And mura lang ito guys. Kaya tignan natin. Dahil ayun, naka-notch na kasi siya. So ayan. So mag-i-intro muna tayo. So ayan. So kita nyo naman, oh grabe naman yung sir. So ayan, 3,279 pesos lang po siya, no. So kita nyo naman, New Mobile X6M. So ayan, new ba talaga yung basa nito guys? So anong basa nyo dito? New. So Android 10 na po daw. So grabe naman yun sir, latest Android 10 din, naka smartphone 4G LTE 32GB plus 3GB RAM. Ay grabe naman yun sir. So pasok na po ang kanyang storage and RAM. And sa screen niya ay 5.8 inches, ayan, plus HD. So grabe yan display. So ang masabi ko dito guys, no, pag naka 6.2 inches paubos lang yung screen ay hindi masyadong bagay sa notch guys. Yan po yung masabi ko, pag 6.2 inches paubos, hindi na yan masyadong maganda tignan ngayon. Ayan, ito guys, uy, anong nangyari dito? Sa picture guys, merong nakalagay na 5.71 inches po siya, din dito 5.8. So ano ba talaga yung totoo dito? So sa title ba o dito sa picture? Eh putik naman yan guys. So dapat ayusin nila to sa paglagay ng description. Kaya pala walang masyadong bumibili dito. Ayan, so 15 sold lang po siya. So ayan, medyo kaduda-duda yung spec dito kay new Mobile X6 Mini. So 3GB RAM po siya, din 32GB RAM, no. So naka dual SIM pa siya, oh. In fingerprint ID. So grabe naman yan sir. So sa design niya, no. So ito po yung design niya. So dual camera daw sa likod, pero isa lang po yung gumagana. Uy, yatira. And meron po siyang fingerprint. So galing Hong Kong ba daw? So ayan, no, 4G LTE na po daw. So ayan, totoo ba talaga yung speed ng internet dito? 4G LTE ba kaya? So ayan, 4G LTE daw siya guys. So ang sabi ko sa 4G LTE, mabilis naman yung 4G LTE ngayon guys. Yan po yung ginagamit ngayon. So yan po yung kadalasan na ginagamit sa smartphone ngayon, 4G LTE guys. 80% ang naka 4G ngayon guys, in 20% po ang naka 5G ngayon. So ayan, kaya hindi pa masyadong laos yung 4G LTE ngayon guys, mabilis pa rin. Ayan, so depende na lang po yan sa telecom nyo in sa lugar, baka weak yung signal nyo. Yati ra, bakit napunta tayo dyan? So dito na tayo sa smartphone ulit. And ayan, naka Android 10. So ayan, front camera 5MP, then rear camera 8MP plus BGA, security piece ID and fingerprint ID, then naka USB micro. So ayan, so naka 3.5 headset jack po siya, connectivity po yan. In battery 2600 mAh, removable. Ito rin guys, hindi masyadong maganda pag removable yung battery sa smartphone, no? Dahil alam nyo naman guys, madali daw masira pag removable yung battery. Ayan, mabilis po ma-punder. Mabilis po masira yung battery, no? Ayan guys, mas maganda talaga pag built-in, no? So yung spec talaga niya guys, hindi masyadong maganda pa. So meron pa namang ibang smartphone na makikita kayo guys, no? Din maganda pa, no? Ayan, hanap na lang kayo guys, or tignan nyo po sa video ko. Meron po akong mga malupit na budget smartphone dun na dinireview ko. So ayan guys, yan lang po yung masabi ko dito sa new. So ayan guys, so sana nagustuhan nyo itong video natin ngayon, no? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para maging updated kayo dito sa akin malupit ng channel. So malupit ba talaga? Yeah, bro. So mag-auto na po tayo. Peace kiyahi.